Oh, 2004, I can't remember exactly. Sigaw, that was my first. With Richard Gutierrez and Angel Luxin, that was my very first film fest. But now, this is something else. A lot of things have changed, and syempre, the challenges are getting bigger and bigger, and we're just so excited to show you guys, and you know, eventually, you will experience, you know, the thrill, the ride, the fun, the scares of Aurora. Aurora, what can we expect from this film? From you, syempre, kasi iba yung naibigay mo sa Sidney na Aya. Drama yun eh na, diba? Tapos sa Bible naman, action. So dito, ano mo ma-expect naman sa Antilles? Kakaiba naman yung hinili sa akin ni Direk Yam dito. So it was really a breath of fresh air for me to be working with Direk Yam and to be given the role as Leana. Iba ang makikita niyo dito from the cinematography to the music nga naman na talagang world class, the location, the acting, the color grading, lahat iba dito. So, iba siya. Iba din siya sa lahat ng ginawa ko this year. Kaya sobrang excited. At syempre, nagbabalik din ako sa genre ng horror. Yes. Pero kay Direk Yam, ang bago kong na-discover na genre ay elevated horror. Yan ang tama. Ano nga ba ang elevated horror, Direk? Yes, because when there are a lot of, diba, dami-dami kasi mga permutations, branches, kumbaga, of horror. Scares, jump scares, mga gano'n, diba? When you say elevated horror, there is a clear parang story-driven siya, character-driven siya. Parang susundan mo yung kwento, pero at the same time, tinatakot ka pero excited kang malaman yung story. Hindi yung tipong tatahulin ka lang for the sake of takotahin. Although nakakatuwa naman din yung mga ganon. Kaya lang, for Aurora, we want to elevate, in fact, this is not a declaration, pero more of the genre type, no? Na ini-elevate namin yung storytelling, but with a horror twist.